test na ginawa sa wallet ni Don Julian ay di sapat na patunay na may kilalaman si Gabriela sa pagkawala ni Don Julian. Ano? Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, Araceli, hinding-hindi ko papayagang maipakulong mo si Gabriela. May kanya-kanya kayong husay at talino na makakatulong sa ating misyon. At kung magsasama-sama kayong lahat, mas mapapadali at mapapabilis ang paghahanap natin sa lalalabing mga anting-anting. Simula sa araw na ito, kasama na si Ingrid sa ating group. Welcome aboard. Sigurado may pinahihiwatig si Lolo kaya niya ginawa to. Parang hindi pinag-isipan yung pagkadikit-dikit ng mga letra na yan. Playground, playground, play... Ah, alam ko na! Congratulations, Gabriela. Not just for winning the crown, but for winning our little game. Hindi naman ako nakikipaglaro sa'yo eh. Huwag kang papakasiguro sa panalo mo. Kilala mo ko, hindi ako basta sumusuko. So if I were you, hindi muna ako magpapakasaya. Natural lang naman na maging masaya ako kasi nagbalik na ang papa ko, di ba? At anong ibig mong sabihin? Mangatog ka na, Araceli. Dahil dalawa na kami na papa ang kalaban mo dito. Tignan natin. Hindi na ba kayo malungkot? Kahit tulog pa si Kuya Elias? Malungkot pa rin. Hanggang hindi pa siya bumabangon, hindi ako magiging masaya. Nag-joke na malungkot, Lola. Bakit kasing tagal ni Kuya magising? Pogi, hindi naman pwede yung hindi tayo maging malungkot. Habang may problema, nalulungkot. Pero yung problema, kailangan iwaglit. Parang magiging masaya tayo. Ibig niyo pong sabihin, Lola, magigising na si Kuya? Malay mo, baka bukas gising na yun si Kuya Elias. Pagkagising yun, di aasarin ka na naman yun. Ha? Sana nga, hindi ako nagkamali ng sinabi sa bata, Elias. Sana nga, gumaling ka na. Narinig mo na ba yung tinatawag na Playfair Cipher? Playground Playfair! Parang telegram yung Playfair cipher na inimbento ni Charles Wheatstone noong 1800s. Doon ibinasa ni Lolo yung clue. Gumawa siya ng playground para tukuyin ng Playfair cipher. Tama. At nakatago sa mga letra na yan yung gusto sabihin ng Lolo mo. Pero nasan yung password? Hindi natin mahahanap ang mensahe kung wala tayong password. Ano meron dito? Julian. Julian. Pangalan ni Lolo yung ginamit niya. Yun yung password. Gabriela, isusulat ko ang mga titik ng aking pangalan sa ganitong paraan.
Ganyan, ha? Ngayon, ilalagay mo ang mga ibang letra ng alphabet sa mga kolom na ito. Naintindihan? Let me see. Wow! Magkaintindihan tayo. Very good! Ang next step, paghiwa-hiwalay ng mga letra by pairs. Pairs? Ngayon, pwede natin gamitin yung grid of letters. Okay. Yung unang pares ng letra ay ang letters E at saka U. Nasa dulo ng grid yung letter E, tapos yung U naman nasa pangalawang column. Going right to left yung movement natin. So yung letter E, sasalubungin niya yung U sa letter B. Kaya yung unang letra sa clue ay ang letter B. B. Okay. Going right to left pa rin. Sasalubungin naman ng letter U ang letter E sa letrang A. So, next letter dun sa clue natin, A. Yung susunod na pares na code ay ang letters B at saka E. Pero kung nasa parehong row yung mga letters, kagaya na itong B at saka E, yung nasa kaliwa na ito, yung tinutukoy ni Lolo, yun. Ang letra sa kaliwa ng B ay letter M. Tapos yung letra naman sa kaliwa ng E ay letter D. So, ang letters na tinutukoy ng lolo mo ay N and D. Oh, ngayon, pwede na natin pagsamasamahin yung mga letters na yan. Kandila ng Bayaning Banal. Ang Bandila ng Bayaning Banal ay isang grupo ng mga Rizalista. Naniniwala sila sa mga prinsipyo at paniniwala ni Jose Rizal. Ano naman kayang kinalaman nito sa anting-anting? Ngayong nakuha mo na ang isa pang anting-anting, ano ang susunod na hakbang ng grupo? Pa? Narinig mo na ba yung grupo ng mga Rizalista na Bandila ng Bayaning Banal? Ang mga bandila. Eh ano na lang ang silbi ng mga dokumentong to at mga ebidensya kung malaya naman si Gabriela? Yung babae niyan, talagang sinasagad ang pasensya ko eh. Tama na. Tama na. Kasalanan mo rin to eh. Kung siniguro mo sa akin, napatay na nga yung Gabriela niyan, wala na sana akong problema. Makakatulong ba sa'yo kung ako na lang lagi sisihin mo? Walang mangyayari kung pairalin mo init na ulo. You know, you're right. Maybe I need to keep my cool. Mukhang may pinabala ka na kagad, ah. Well, you know the saying, Rodel. Keep your friends close, keep your enemies closer. Bakit ko nga naman pagdidiskitahan si Gabriela, samantalang pwedeng-pwede ko naman pasayawin muli sa mga palad ko si Ulysses. Tuso ka talaga.
Kilala niyo ba sila? Marahil ay nagtataka ka. Kung nasaan ako nung panahong nawawala ako at inakala mong namatay ako sa aksidente sa eroplano. Ano bang nangyari sa inyo? Paano kayo nakaligtas nun sa pagsabog ng eroplano? Nagka-interes ang piloto ng eroplano sa dala kong metal case nung pabalik ako dito sa Manila. May nakita akong bombang malapit ng sumabog. Mabilis akong kumilos. Nakahagilap ako ng parachute at nakatakas bago tuloy ang sumabog ang eroplano. At sa paglundag kong yon mula sa eroplano ay nakita kong sa parte ng bataan at koridor ang lagpak ko. Nabalian ako ng buto sa pagkakabagsak kong yon sa kagubatan. Hindi ko na alam ang nangyari. Nagising na lang akong nasa pusod na ako ng kagubatan at napapalibutan ng ilang kalalakihan. Karamihan sa kanilang mga kalalakihan ay hawig ng itsura ni Jose Rizal. Mababait sila. Pinili nilang mabuhay ng tahimik at malayo sa kaguluhang dala ng modernong sibilisasyon. Sa loob ng ilang linggo, sila ang tumulong at kumupkop sa akin. Noong una'y inakala kong mga ordinaryong tao lamang sila. Hanggang sa isang araw, napag-alaman kong may isang bagay na labis nilang kinatatakutan. Ang tinuturing nilang kaaway. Anong mga kaaway nila, Papa? O mas dapat ko bang tanongin kung sino? Ang mga sudama. Lilitaw sila, maglalaho. Tinatakot nila ang mga tao. Ang mga papa o ang sundalo ng community na ito, sila ang buong tapang na humaharap sa mga sudama. Napag-alaman ko sa kanilang pinuno, si Ama, nang dahilan ng hindi matigil na pananakot at pagsalakay ng mga sudama ay ang hawak niyang anting-anting. Anting-anting? Hindi ibig sabihin... Tama, Gabriela. Sila ang mga taong kumupkop sa akin. Ang mga taong hinahanap mo. Ang bandila ng bayaning banal. Ang anting-anting na yon ang ginamit ni Ama para gamutin ang aking mga sugat at bali sa katawan. Himalang napagaling ng anting-anting ang mga sugat ko. Sinubukan kong hingin ang anting-anting mula kay Ama. Pero tumanggi siyang ibigay yon sa akin. Hindi ako natahimik hanggat hindi ko nakukuha ang anting-anting na yon. Kaya't nang magkaroon ako ng pagkakataon, pinagtangkaan kong nakawin ang anting-anting. Kaya lang ay nahuli nila ako. Napag-isip-isip kong mali ang aking ginawa. Matapos nga naman nila akong kupkupin, ay pagnanakawan ko pa sila. Kaya humingi ako ng tawad kay Ama. Laking pasasalamat ko sa kabutihang loob ni Ama at ng kanyang mga kasama. Ininom ko ang ibinigay nilang inumin sa akin. Yun daw ang tanda ng kanilang pagpapatawad sa kasalanang ginawa ko. Wala akong kamalay-malay
na yun na ang huling pagkakataong masisilayan ko ang mga bandila. Dahil nang magising ako, malayo na ako sa kanila. Ibig niyo bang sabihin, hindi niyo alam ang daan papunta doon? Katulad na nga ng sinabi ko na sa'yo, hindi gugustuhin ang mga bandila na malamatan ng ibang sibilisasyon ang kanilang kultura at pamumuhay. Eh kung ganun, paano ako makakapunta doon? Paring may ibang paraan. Narinig kong tinawag ng isang bandila ang lugar nila na Lumang Simboryo. Nasa mga bandila ng bayaning ba na lang anting-anting na kailangan natin makuha? Kailangan pala natin maganda kung gano'n. Mateo, mas mabuti siguro kung maiwan ka muna dito. Pero bakit? Kailangan ni Lola Miranda ang makakatulong sa pagbabanti kay Elias habang wala ako. May katwiran si Gabriela, Mateo. Sige. Ah, Cedric. Maganda ka. Ikaw ang sasama sa kanila. Pa? Ako? Bakit ako? Teka, Prof. Baka nagkakalabuan tayo. Ito! Sasama sa amin, kaya naman namin tatlo yung trabaho, ah. Magaling sa direksyon si Cedric. Malaki ang maitutulong niya. Anong klaseng lugar ba yung pupuntahan natin? Sa Lumang Simboryo. Handa na ba kayo maghanap ng Auntie Anton? Kamusta na si Gabriela? Sigurado ka bang okay lang sa kanya na maiwan ka dito? Oo. Siya pa nga itong nagdesisyon na sila lang ni Hector ang lumakal. Mas mabuti na ron na may makakasama kayo ni Lola Miranda dito. Nag-aalala kasi ako sa kanya eh. Wala si Kuya Elias tabi niya para protektahan siya kung sakaling... Ayoko nang isipin ang pangalib na kakambal sa misyon ni Gabriela. Kasama naman niya dun si Ingrid at Hector. Sana yun sa pagkipaglaban. Siguro naman hindi nila pababayaan isa't isa, di ba? Sana nga makuha nila yung anting-anting na yun. Huwag ka na mag-alala. Ang importante, may makakasama ka sa pagbabantay sa kuya mo dito. Salamat, ah. Sigurado ka bang dito natin makikita yung anting-anting Gabriela? Ako sigurado ako kasi alam ko 14 degrees north at saka 120 degrees east. Pwede check dito yun. Tingnan mo nga. Napakasukal ng lugar na to. Paano natin mahahanap dito yung Lumang Simboryong sinasabi nyo? Makikita ba natin yung lugar na yun kung magdidiskusyon na lang ba tayo dito? Ang sa akin lang naman, nagtatanong lang ako. Stuart! Kayong dalawa, sisimulan nyo na naman ako at tatamaan na kayo sa akin. Tara na! Satsat ng satsat! Let's go! Wala akong masabi sa kanya, kuya. Mabait siya. Maasikaso. Maalalahanin.
Simula nga nung ospital ka dito, maya't maya dumadalaw siya. Dinadala na kami ni Lola ng pagkain tsaka ng damit. Sana, Kuya, nakita mo kung paano kami alagaan ni Mateo. Ako itong may sakit, pero ikaw'y nakaratay dyan. Pero huwag kang mag-alala, Kuya. Sama-sama naman tayong lumalaban para mabuhay, diba? Para magkasama-sama pa tayong matagal nila Pogi tsaka ni Lola. Sana, Kuya. Bumalik ka na sa dati. Gabriela, kung sabi mo, ikinulong ng mga bandila ang mga sarili nila sa gubat na to. Ayaw na magpakita sa kahit na sino. Paano natin mahanap ang mga taong ayaw na magpahanap? Eh, ano ba kasing hinahanap natin? Palatandaan. Palatandaan? Siguradong merong isang bagay dito sa gubat na magtuturo sa atin kung nasa ng mga bandila. Gabriela, anong palatandaan yun? Eh, puro puno lang naman nakikita natin dito. Baka naman pwede magpahinga muna tayo. Uy! Ikaw, Sete, kung di ka sanay, umuwi ka na, ha? Hindi ka namin kailangan dito. Iniisip ko lang kung napapagod si Gabriela, no? Di ba, Gabriela? Baka gusto mo ng water, may water ako dito. Sensya ka na, wala akong iced tea o kaya soft drinks. Cedric, nagilan mo nga yan! Nakakasuka ka! Init-init! Aminin mo na kasi, Gabriela. Naliligaw na tayo, no? Dapat kasi naniguro ka muna bago mo kami kinaladkad dito, eh. Tignan mo, para tayong pusang naliligaw ngayon. Gusto mong umatras. Gusto mong bumalik sa Maynila. Pwede ka naman umalis, eh. Hindi kita pipigilan. Narinig mo yan? Samahan mo na siya. Uwi ka na rin. Hindi ako pwede umalis dito. Kailangan ako ni Gabriela. Gising ka na pala. Tama-tama kakain na. Ako nagluto. Your favorite, poached eggs. Remember how you used to love my cooking? Ang naaalala ko, ay yung pagtataksil mo. Ulysses naman, matagal na panahon na yun. Malaki na ang pinagbago ko since umalis ako sa bahay na to. I thought maybe we could start all over again. Paano tayo mag-uumpisa uli? Ito yung nakikita nga kita, iba ang naalala ko. Alam mo, paikot-ikot lang tayo, eh. Eh, nadaanan na natin kanina yung puno na yan, oh. Ang galing mo pala, no? Kilala mo yung mga puno. Nanginis ka ba? Tatanong lang naman, eh. Malaman lang tayo mapagtanungan dito tungkol dyan sa simboryo-simboryo na yan, ha? Ika lang, ito. Ito si Payatot. Di ba magaling sa directions? Kasalanan ko ba kung wala sa mapa yung mga bandila na yan? Ikaw kaya maghanap o tumaghanap? Tigilan mo ako, tatamaan ka sa akin. Magpahinga na muna tayo dito. Ay, sa wakas. Tama-tama, nagjijingle na ako. Dali lang, Gabriela. Sige. Ay, huwag niyo ko iwan, ha? Ano ba yung simboryo na yan? Anong ibig sabihin nun? Tanong natin si Gabriela.
Bella. Uy! Saan pupunta yun? Uy, Gabriela! Ano ba yan?